Hello, Benizens! Welcome back sa aking YouTube channel. So for this episode, ang pag-uusapan natin is all about pag-ibig. So housing loan sa pag-ibig kasi nakaka-receive ako ng mga comments or actually questions kung magkano nga ba yung maLOAN nila if ever na meron silang ganitong sahod, ganitong natatanggap na pera. So magkano nga ba yung ma-avail na loan sa pag-ibig? So by the way, I'm gineerbens and welcome back sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. Now kung yun yung mga hanap yung video, please feel free to click that red subscribe button and then click mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload just like this video. So in this episode, we have tutorial video coming up. Thank you for clicking in this video and ang ating pag-uusapan here in this episode ay sasagutan natin yung mga comments ninyo o yung mga katanungan ninyo based sa website ng pag-ibig kung magkano nga ba yung ating ma-avail sa pag-ibig loan kung tayo ay mag-apply for housing loan sa pag-ibig. So by the way guys, before we proceed sa ating pag-uusapan in this video, disclaimer lang guys, I am not actually related sa pag-ibig. So yung mga isa-share natin dito is kung ano yung mga na-research natin about in this topic and also ang reference natin is sa website mismo ng pag-ibig. So official website ng pag-ibig. So yun. So balik tayo dun sa ating pag-uusapan for this episode. So ngayon let's start the discussion. Naalala nyo sa aking previous video, ito yung video na to, yung mga requirements sa pag-ibig. So here, dinidiscuss ko yung mga ano yung eligibility requirement ni pag-ibig para makapag-avail ka ng housing loan. So I will just take this one important na eligibility requirement dahil pag-usapan natin to here in this episode. So isa dito is yung sinasabi na not more than 65 years old at the date of loan application and is not more than 70 years old at the date of loan maturity. So that means kung atin pong isimplify itong statement na to, hindi dapat lalagpas sa 70 years old yung ating applicant at the date of maturity of your loan. So that means kung mag-a-avail ka ng loan sa pag-ibig and then kung gusto mo yung repayment period na 30 years, make sure na on that maturity date sa loan mo, hindi ka lalagpas ng 70 years old. So simple lang, ang gagawin nyo is 70 years old, i-minus mo yung age mo ngayon. So kung hindi siya lalagpas ng 30 years old at gusto mo yung 30 years na repayment period, so you are qualified for 30 years. Pero you don't have to worry kasi so kahit nalalagpas ka ng 30 years, pwede ka namang mag-avail into 25, into 20 years na repayment period. So titingnan natin kung ano yung pinaka-the best na repayment period ang pwede sa inyo. So parang ganito lang siya. The older you will apply for a loan, the shorter the repayment you can avail. The younger you will apply for a loan, the longer repayment period yung ma-avail mo. So, ganun lang yung logic ng sa repayment natin. By the way, na-mention ko yung repayment period. Ano nga ba itong repayment period? So, ito po ay ang loan term mo or amortization period. That means, ito yung duration or yung length ng loan mo until na makumpleto mo yung bayad mo sa iyong loan, sa kabuoang loan mo. So, for example, sa pag-ibig, meron tayong from 1 until 30 years. You can actually choose between on that duration. Pwede kang mag 1 year, pwede kang mag 3, 5, 10, 15, 20, and 30. So that is why minention ko yung eligibility requirement kanina. Kasi you have to calculate yung until 30 lang dapat. So ano nga ba yung advantage kung mag-a-avail tayo ng housing loan sa pag-ibig and then we will also avail yung long-term na duration or yung long-term na repayment period. The advantage for that is hindi ka mapipressure magbayad ng monthly amortization mo kasi the longer the period, the cheaper the monthly amortization. Pero you have to take note na the longer the repayment period, the higher the interest rate. O, ganun yung logic niya. So kung mag-a-avail ka naman ng short term ng loan duration, that means medyo mataas yung ating monthly amortization. Pero
makakalas ka din doon sa overall interest rate. Kasi nga, shorter yung in-avail mo na repayment period. So, yun yung repayment period. And then, meron din tayong tinatawag na repricing period. So, minimension ko lang yung mga terms na yun kasi para pag-discuss natin sa ating table, makaka-relate na kayo kung ano yung pinagsasabi ko. So, actually, yung repricing period, para siyang fixing period or cycle ng iyong loan na during on that period, so during that duration, hindi pwedeng magbago yung interest rate mo. Kung ano yung na-avail mo on that time, ganun lang yung babayaran mo on a certain period. So sa repricing period ay meron tayong 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, and 30. So kada duration yan is merong corresponding percentage. Just like for example, kung mag-avail ka ng repricing period for 1 year, meron siyang interest rate na 5.75%. Kung mag-apply ka ng 3 years repricing period, meron kang 6.25% during 3 years. So kung mag-avail ka rin ng 5 years, meron kang 6.5%. So kung mag-avail ka ng 10 years, meron kang 7.25%, 15 years, 7.88%, 20 years, 8.50%, 25 years, 9.13%, and pinaka-longer na repricing period is 30 years, which is meron kang 9.88%. So ngayon, iklaro ko lang sa inyo, ano yung advantage at disadvantage nito? Ang advantage niyan is, say for example, nag-avail ka ng loan sa repricing period of 3 years. So sa 3 years, ang interest rate mo ay 6.25%. So within that 3 years, magbabayad ka with interest rate of 6.25%. At hindi pwede yan baguhin within that 3 years. Pero pagkatapos ng 3 years, pag i-reprice yan, depende sa pag-ibig. Either pwede siyang bababa or pwede siyang tataas. So, mag-expect ka na after 3 years, kung nag-avail ka for 3 years period, mag-change yan. Yun yung advantage. Tsaka actually, pwede siya maging disadvantage kasi hindi siya maintain on that interest rate. Pero kung mag-avail ka ng 30 years, say for example, 30 years, 9.88%. Within that 30 years, hindi pwedeng magbago si pag-ibig ng interest rate sa loan mo. Pero for sure, mag-increase kasi yung value ng property. So within that 30 years, hindi pwede si pag-ibig mag-change ng interest rate. Yun yung advantage dahil yun lang yun talaga yung interest rate. Pero the problem is, mag-start ka rin kasi ng mataas. Say for example, mag-avail ka ng 30 years, tapos ngayon, naka 9.88% ka na sa interest. Whereas kung mag 3 years ka lang, meron ka lang 6.25%. So medyo malaki na rin yung difference nila, diba? So actually, yung kadalasan talagang mga repricing period is only 3 years kasi medyo practical siya somehow. So ngayon, i-discuss na natin itong aking prepare na table. Actually, pwede mong gamitin itong sa website at ang ginawa ko lang dito ay in-arrange ko lang para talagang ma-visualize, ma-picture out natin kung ano yung mga differences nila. So unang-una, let's have this how much income is required to loan value. So ang una ay magkano daw yung dapat na salary mo kung ikaw ay mag-avail on that certain amount. So say for example, ang ating pinakaunang data dito ay 750,000 pesos ang gusto mong i-avail na loan. So magkano daw yung salary na dapat mong kailangan. So kung gusto mo yung repayment period na 3 years, yun diniscuss natin kanina, yung repayment period 3 years, ang kailangan mo daw na sahod ay 65,432 and then yung amortization mo is 23,074. Tapos kung gusto mo ng 5 years to pay, 41,600 yung dapat mong sahod in a month. And then yung amortization mo is 14,759. So let's go directly sa 30 years. Kung gusto mo ng 30 years to pay, 13,000 lang yung kailangan mong salary in a month and then yung amortization mo is 4,790. Yun yung monthly mo within 30 years. Pero kung gusto mo, let's have here the 900,000 pesos. So kung yun yung gusto mong i-avail na loan, kung magbayad ka lang for 10 years, sabihin natin gusto mo lang ng 10 years, ang kailangan mong sahod ay dapat sumasahod ka ng hindi bababa ng 28,872 pesos. And then, yung monthly na dapat mong bayaran for amortization is 10,312. Ganon din sa 20 years to pay. So kung sabihin natin 20 years to pay,
dapat meron kang sahod na 18,700, hindi bababa dyan. And then, yung amortization mo is 6,785. So, let's have here the 1.5 million kasi ito talaga yung kadalasan. Gusto mong mag-avail ng 1.5 million. Ngayon, kung gusto mong bayaran siya for 15 years, titingnan mo dito sa ating matrix, kailangan mo ng 36,746, then ang yung monthly amortization mo is 13,206. So ganito lang siya. Kung the shorter the repayment period na i-avail mo, the higher the required salary per month ang kailangan ni PAG-IBIG na makita sa'yo. Dahil ang monthly amortization mo ay medyo malaki din. Say, yung ating example kanina, kung 1.5 ang kailangan mo na i-loan, 1.5 million, tapos babayaran mo for 15 years, kailangan mo ng 36,746 na sahod na may provide mo kay PAG-IBIG as your proof na yun yung sinasahod mo. So let's have here yung mga 2 million, gusto mong mag-avail ng 2 million tapos babayaran mo for 20 years. Kadalasan ganyan. So kailangan mo ng 41,767. And then yung monthly amortization mo is 15,000. Okay, yun yung ating required loan value. So ganun yung ating calculation niya. So i-try natin itong dito sa website. So, i-click natin itong how much income is required to loan value. For example, mag-loan tayo ng 1 million. So, isulat natin dito ang 1 million. Then, ano yung repayment period? Sabihin natin 10 years. Sulat natin ang 10 years. So, ang required salary is 32,080. So, dapat meron kang salary na 32,000 and then yung amortization mo is 11,458. So, kung i-check natin sa ating matrix, so ito rin yung data natin. So, ganun yun. Then, let's have the other item. Itong how much you can borrow based on your income. So, for example, meron kang ganitong income. Magkano yung ma-avail mo? So, sabihin natin, sir, meron akong 20,000 per month na sahod. So, magkano yung pwede kong ma-loan? So, ang approximate loan mo is, kung magbabayad ka for 20 years, ang approximate na ma-loan mo is 957,686. And then, magbabayad ka in a month ng 7,220 for your amortization. So, ganun yung ma-avail mo na loan. Tapos, sabi mo, sir, meron akong 25,000 per month. Tapos, gusto kong mag-avail for 20 years yung repayment period. Magkano yung approximate na ma-loan ko? So, kung meron kang sahod na 25,000, tapos gusto mong magbayad ng 20 years to pay, meron kang ma-approximate na loan 1.1 million, 1,197,108 pesos na pwede mong ma-loan. And then, yung amortization mo is 9,025. Actually, itong ating amortization is, yung babayaran natin for amortization natin is 35% of our income. So, ganon. So, let's have, sir, meron akong 40,000 per month, okay? Tapos, gusto ko lang mag-avail ng loan, tapos 10 years to pay. So, ang magiging ano mo, ang magiging ma-loan mo na value is 1.2 million. 1,246,881. Tapos, ang monthly amortization mo for 10 years is 14,286. So, let's have this another item. Itong how much you can borrow based on the value of the property. Kadalasan, itong ganito ang setup. Say, for example, naghanap ka ngayon ng bahay, tapos yung amount ng mga bahay subdivision is, for example, itong 1.3 million. Kadalasan ganito. Meron din tayong 1.5. So, say, for example, itong 1.3 lang, yung mga townhouse kadalasan. So, itong 1.3 million, may equity ka dito ng 65,000. So, ang ma-avail mo lang na loan is 1,235,000 yung ma-avail mo na approximate value for loan.
Tapos, kung babayaran mo siya for 10 years, ang magiging amortization mo is 14,150. Kung babayaran mo din siya ng 15 years, bababa siya kasi di ba nag-increase ka ng repayment period. So, ang mangyayari ay 10,873 pesos yung monthly amortization mo. So, we can go through sa ating table. So, another, if gusto mo yung mga single attached na mga property, kadalasan mga nasa 2 million or 2.5 million. So, sabihin natin 2.5 million. So, ang equity mo dito is 250,000 and then ang avail mo as your loan, 2,225,000. So, kung sabihin mong pwede mong bayaran siya for 10 years, ang magiging month amortization mo ay 25,780.52. So, ganun yung pagkakuha nyo ng amortization, monthly amortization as well as the approximate na pwede mong maloan sa PAG-IBIG. Ang may advice ko sa inyo guys, if kaya nyo namang bayaran for a short period of repayment period, then go sa ganong package kasi the shorter the repayment period, the lower the interest, the overall interest rate ang ma-charge sa inyo. So I guess that's it for this episode and I hope na you learned something out from this video. And if you do, please subscribe to my channel and itap nyo na rin yung notification bell para every time na meron itong bagong upload, ma-notify kayo. So actually, we reached more than 10,000 subscribers. So thank you so much guys. And siguro gagawa ko ng video for like Thanksgiving for reaching 10,000 subscribers. I'm happy sa mga nag-support sa akin, yung mga nanonood at nag-subscribe, yung mga lalong-lalo na yung mga hindi nag-skip ng mga ads charts. So thank you so much guys and I guess that's it. Have a great day and God bless.